Kinabahan ako. Lahat umayaw. Teka, nasaan yung mic? Nasa chan ko pala. Pero oo, pero okay naman yung audio. Okay naman. Okay, okay. Ang daling. Buti wala yung mga... Is Metro Manila safe? Hi guys, kumusta sa inyo? This is another episode of Basicleta. Episode na 2 tayo. Ito yung first part. Sa video na to, pag-uusapan natin kung ganong ka-bike friendly ba ang Metro Manila. And sa video na to, hindi lang ako nag-iisa kasi hindi maganda ang maging mag-isa. Di ba, Alan? Di ba? Tama yun. Yan! So, mainit-init ang topic na to. As in, kasi alam naman natin na lalong-lalo na ngayong pandemic, pumutok ang cycling. Hindi lang for recreation, kundi for commuting na rin kasi sobrang kinailangan, lalong-lalo na nung nawalan ng transportation. Pero ang question, ready na ba tayo or safe na ba? And komportable na ba ang pag-bike commute sa mga syudad within Metro Manila? Tatalakayin natin yan. Bago natin simulan, magpapakilala muna ako. My name is Jer Victor. I'll be the host of this episode and the following episodes as well. Gumagawa ako ng mga videos about tips, reviews, and events, pati na rin yung mga rides dinadocument ko sa aking channel. But for now, i-upload tong video na to, or this video will be put out in MOB's social media pages, sa Facebook, sa YouTube, and yun, sa dalawang yun. Sa Telegram. Kaya kung gusto niyo mag-itong klaseng value content from MOB Philippines, consider subscribing in their YouTube channel and liking their Facebook page. Yan, simulan na natin. In this video, we'll be cycling around Metro Manila. Titingnan natin kung ganun ka-safe, comfortable, and reliable yung infrastructures. Speaking of reliable, gagamit tayo ng mga products from Joby. Joby is the sponsor of our video for today. At Joby, we design mounts, cases, lights, stands, and grips with a user-centric approach. We are always there for those who care for what they create, going the extra mile, daring to be bold, and having fun along the way. If you're that kind of creator, we stand by you. Before the pandemic, there are already news about accidents related to cyclists. According to the data from MMDA, from 2015 to 2019, annual number of injuries has increased during this period. Kumunti man ang casualties, pero dumami naman yung injuries and damage to property accidents. Kung mas maganda lang sana ang cycling infrastructure, edi sana hindi sila na-aksidente, di ba? Although maraming pwedeng dahilan sa pagtaas ng aksidente, one of the reasons we can speculate is the lack of bike lanes in Metro Manila. While we were researching the topic, we found out that the MMDA, in its current system, does not count or consider pedestrians and cyclists in their AADT annual report. This is very unfortunate as the data could save lives. At saka sana malaman din yun eh, so that our agencies can deliberately plan for a more inclusive transport system. Yan. So hindi lang motor vehicles, pati na rin syempre pedestrians and of course cyclists. Pero fast forward tayo to this pandemic. Paano nga ba tayo napunta rito? Lalong dumadami ang nagbabike. Actually, pero bakit? Bakit? Kasi actually, the number of cyclists have always been on the rise. Mas lalo pumuputok, lalo na ngayon dahil sa nagkaroon ng pandemic. The pandemic has pushed people faster into cycling because of 3 reasons we can observe. Number 1, ito yun. Meron siyang lack of transportation. Yan, kagaya na nabanggit kanina. Number 2, yung fear of getting the virus. Kasi syempre, pag nagbabike ka, may possibility na mag-isa ka lang eh. Wala kang mga katabi sa kalsada. And then number 3 naman, a change to a healthier lifestyle. Syempre, kung ikaw takot ka magka-virus, gusto mong palakasin yung resistensya mo. So this is a great option. And in light of this surge in the number of cyclists over the past year, Manila Moves and the Institute of Climate and Sustainable Cities, or ICSC, have urged the MMDA in their BLPO or Bike Lane Program Office to consider tallying the number of cyclists on the road for the year 2020. Gumawa sila ng test program last June and July 2020, and this is what they found out. The new program of MMDA, the Bike Lane Program Office, or BLPO, conducted a test program in which they counted all cyclists crossing EDSA. Based on the gathered data, for the month of June 2020 alone, there were a total of 100,000 plus cyclists
with an average of 4,000 cyclists daily and 77,000 plus na cyclists for the month of July with an average of 2,000 plus cyclists daily. Grabe ang dami. Now, what's important to note here is EDSA pa lang ang bilang nila dito. Hindi pa yan yung ibang parts ng Metro Manila. Isang malabang highway pa lang yan. That's why the need for proper bike lanes is increasing because of the number of cyclists on Metro Manila roads. Simply put, they can no longer be disenfranchised. The sheer number of cyclists can no longer be ignored. So in spite of this, yung mga data na nag-gather, yung mga organizations, or yung mga advocacies na na-push, ang tanong, was there any action done by our government? Let's find out. Once na napansin ng ating government along with the LGUs around the country na dumadami ang taong nagbabike, there were several laws and ordinances passed last 2020 along the numerous spending in the previous years. Pero ang pinakamalaki dito ay makita sa Bayanihan Hill as One Act, which passed last September 2020, wherein there is a total of more than 800 million pesos allotted for Metro Manila alone for the construction of bike lanes. Ganda, di ba? Nakakatawa na may agaran aksyon naman ng mga LGU. Meron naman pala. Pero syempre, up to now, that is still in paper. Iba pa rin ang reality. Kailangan talagang ma-implement. Pininig mo yun, ha? Hanggang sa paglunok. ASMR. That is why, maglilibo tayo sa streets of Maynila. Ha? Sorry, nabasa ko. Streets of Maynila. What I mean is ano? Napaka-konyo. Hugot lang yan, konyo. Ano ba yun? So based on research, yung mga napag-usapan natin ngayon, ngayon naman gawin natin yung actual or syempre kailangan ipakita natin yung realidad sa pagbag-bike commute. Ngayon, pupunta tayo sa mga 6 or 7 cities within Metro Manila. Iikot tayo dyan, gagawa tayo ng Metro Manila loop. So ngayon, meron tayong napaka-special guest na isasama natin. Ano, tara? Ay, iba pala yun. Wrong show. Crossover. Diba? Movie Cinematic Universe. Ako lang. Sina Chelsea, yung mga naikot. No? So, naghihintay na siya sa labas, kitain na natin. Ano, tara? Maling episode. Okay, so finally, nandito tayo ngayon. Susubukan natin yung mga bike lanes at saka yung mga infrastructures na madadaanan natin sa Manila. So, gano'n bang ka-safe ito? Ano yung magiging experience natin? It's a 30-kilometer loop around Metro Manila, spanning 6 cities. So ngayon, meron tayong kasama. Siyempre, hindi naman maganda kung mag-isa lang tayo. Di ba, Allen? Okay. So our guest for today is one of the well-known supporters of safe public transport, especially sa bike commuting, and is a supporter of sustainable bike lanes. Yan, so urban mobility, bimodal transportation, he's the guy, he's the go-to guy pagdating dito na pwede nating makausap at makasama. I'm gonna introduce to you Sir Alvin Pelicano of Manila Moves. Here he is. Alright! Sir, good morning po, good morning. Good morning, thank you for having me here. Oh sure, no worries. And maraming salamat din po sa pagsama sa amin. So, susubukan natin yung infrastructures at saka kung ano yung ma-encounter natin sa cities. Spanning within Metro Manila. Okay, so nagbabike commute din po kayo? Pre-pandemic, nagbabike talaga ako Mondays to Fridays. Tuwing papasok sa opisina sa Pasig, papuntang Makati, Ayala, kung saan ako nag-work. Yep. Hey. And how's your experience? Nako, pre-pandemic naman talaga. Wala pa naman talagang existing na bike lanes. Ngayon, meron tayong nakikitang unti-unting progress. Pero it would be really interesting na makaikot tayo today para makita natin yung update and progress ng Metro Manila ng mga iba't ibang local government units. Okay, so yun nga yung gagawin natin yan. Iikot tayo, simulan natin dito sa Welcome Rotonda. Ito yung boundary ng Quezon City at saka Manila. So this is starting line. And ito, nandito yung mga bikes natin. Ito yung bike ni Sir Aldrin. Simulan na natin. And gagamitin ko yung MOV Enduro CX. Okay, so Sir Aldrin, ready na ba kayo? Yes. Alright, para let's. From zero, we're trying to build a network of bike lanes and everyone, government, saka tayo mismo, nang ngayon pala na-expose, na natututo kung ano bang
paano magkaroon ng bike lane sa kalsada. Kalsada natin for just for exclusive for motor vehicles. Kaya yun ang main challenge, yung design at prioritization ng kalsada natin. Yun ang kailangang mabago, yun ang binabago natin. We recognize that people can choose to travel outside of cars. Ito, like itong bike lane ng E-Rod. Maganda na yung simula, buffered ang concept. Ibig sabihin, dapat hindi sila pumasok dyan. Kasi buffer nga. Pero, ang challenge, since hindi naman protected, wala nagpipigil sa kanila na pumasok dyan. Diba? Wala. Gaya ng ginawa ng motor kanina. Yan. Ng mga jeep or kotse. Kapag ito, congested na mamaya, bunuan na, of course, they will use the space. Kasi, naiisip nila na dapat they could have reallocated itong road lanes. Mm-hmm. Diba? Kasi, from an existing road lane, may naiwan. Uh-oh. Ang tanong ngayon ng motorista, anong gagawin ko dito sa area na to? Kapag nag-iwan ka ng opportunity sa road user, kukunin nila yan, syempre. Kailangan nilang gumalaw eh. Dapat alamin ng government sino ba yung gagamit, profile ng siklista. Confident riders, gaya mo, gaya natin na nagkaroon na lang, meron mga grupo, mga concerned, inexperienced, hindi pa sanay. So base sa profile na yan, yun yung basis ng government, anong klaseng bike lane, bike facility. Ganyan. Okay. Kasi ang thinking siguro is, pag sinabing bike lane, meron lang kayong dedicated na lane, tapos pipinturahan lang, and then that's it. Oo, pero hindi nila naisip, sino ba yung dumadaan dyan? Mm. Hindi lang kapag nakapagpintura, done, tapos oo, na. Tapos hindi. Na. In terms of parang building bike lane, marami naman references eh. We don't have to reinvent the wheel. Pero ang maganda lang sa US, maraming cities sa US ngayon, they're slowly becoming more bike friendly. Selection of bike lane is really context sensitive decision. Kung ano yung actual na nasa kasada. Karugtong ng safety is also comfort. Hindi lang sapat na ligtas yung tao. Pero syempre kailangan maiinganyo siyang magbisikleta kung ano, kung komportable at masaya yung kanyang experience, di ba? Yung hindi nakakawindang na experience. Oh, if more people will choose not to drive, uh-huh, our roads will last longer. Hindi bugbog yung kalye, mas konti yung maintenance. Less wear and tear eh. May magkakaroon ng mas maraming savings ng gobyerno, pero yung quality ng road, maganda, mas matagal. Society-wide both yung society impact, yung benefits ng if we will give people more options, yun naman yung punto eh. Hmm. When we ask for bike lane, hindi naman lahat ng kalsada sa Metro Manila kailangan ng bike lane. Mm-hmm. Hindi kailangan. How can you convince people to ride the bike when they feel safer, right? Mm-hmm. And paano sila maging, paano sila makakaramdam na ligtas sila? When they feel na hindi sila mababangga. Paano sila hindi mababangga ng ibang road user kung mabagal yung takbo? Setting lower speed limits sa mga urban areas. Hindi mo kailangan ng bike lane. Kailangan mo lang i-ensure na i-implement mo yun, na susunod yung mga tao, that you will an incentive for people who are using it to follow certain norm na hindi nila kailangan magmadali. Itong Buendia, isa rin to eh. Isa rin tong radial road eh. Mm-hmm. Na access point. Maganda kung meron tong bike lane. Kaya nga po yung tatanong minsan, paano pumusisyon, paano mag-bike, paano mag-negotiate, paano mag-dumiskarte. Simpleng sagot, mag-bike ako saka hindi mamamatay. Wala kang kung sinasabi nila, ano, kung may bike lane, mag-stay ka sa bike lane. Oo. Problema, pero ang reality, ganyan. Ngayon, hindi nila kinakonsider yung behavior ng ibang road users. Which is, unfortunately, sila yung mas nakakarami sa akin, di ba? Yung mga nag-drive.
and ganyan sila mag-behave sa kalye, sa paano ka? Lalabas ka, di ba? Ang hindi nila naiintindihan, ang cycling siyempre, human-powered. Ang basic to cycling is momentum. Momentum. Yung how efficient you're spending energy. Sabihin ko sa akin, huwag kang dumaan dyan kasi delikado eh. Kasi yung speed. Saka, speed talaga yung makakamatay. Kasi tayo na, more and more, engineer, nag-bike na rin, nag-commute. Na kahit na, ano, starting with recreation muna, tapos they get to experience how it is to ride on the road. Usually naman, nakita nila. Sa recreation muna eh. Oo, kasi siyempre you get to be more confident. Whatever your part is for you to do your part good and well in the first instance. Hindi, I mean, you cannot achieve naman perfection in one go. Pero you need to do your homework. May nakaharang, boss! Nandiyan na po ang bike lane. Asan po? Wala pong sidewalk! Kawawa yung mga tao! Ganun mo. In fairness naman sa ibang city ordinance, sabihan ka nila na doon sa bike lane. Yun nga lang, depende sa syudad, iba kasi may mga harang pa rin, kagaya nito. Oo. So, paano mo ma-enforce yung hindi rideable? Kaya nga ano eh, design, policy, and enforcement. Mm-hmm. Kasi eh, ano siya, it's a loop. Hindi siya from end to end lang. Ay, sakto, ongoing pala yung pagpinta rito ng bike lane, no? Bago lang pala to. Ito pala yun. Yan, finally natapos na rin yung ride. Grabe. Nagaling init ng ano nung panahon saka ng mga makina. Oh. Anyway, yeah, typical Metro Manila commute. And Sir Aldrin, kumusta naman yung experience niyo dito sa ride natin? Masaya, pero nakakapagod. Not really because yung sa physical na aspect ng pagpa-jack, pero tiring dahil siyempre kailangan nating i-negotiate yung physical challenges ng walang bike lane at kung meron man, obviously, meron pang room for improvement. Nandiyan yung ano, yung stress ng i-manage mo yung bawat daan. Oo. Factor din. And yun nga, gagaya na nabanggit, yung, ano ba, mag-bike lane ba ako or exit ba ako or yung discarte ba? Oo. Okay. And ano na naman yung mga naging observations nyo? Any improvements ba dun sa mga cities na nadaanan natin? Malaki talaga yung potential. Alam ko ng potential for it to be a transport choice. And then, obviously, sa part naman ng gobyerno, ng pamahalaan, ang laki ng potential for them to build the infrastructure for people to use that infrastructure. Kasi it brings so much benefit. Di ba? Ang alam natin sa balita, there's so much billion, 150 billion ba pesos, ang nawawala sa atin because of congestion. Congestion lang. And inaral nila yun, di ba? Yung if people will get on a bike and choose to move by cycling, maadas agad yung congestion. And so much more. Mm-hmm. Like cleaner air, healthier people, lalo ngayon, nasakit na rin yung pandemic. Mm-hmm. You know, people need to keep fit and healthy. So, and what a better way is for us to ride on our bicycle, even like for 30 minutes a day. Yun ang requirement for adult. Kasi kanina, ginagawa pa lang yung bike lane, yung kulay pink na line sa Pasay. And they're trying to enforce it, and at the same time, may opportunities pa rin to improve. Kagaya nung kanina, sabi nung police na, oy, gamitin nyo yung bike lane, which is good. Kaya lang, pag serve natin sa bike lane, may mga nakaharang naman. Oh. So, paano? Nandun yung ano eh. Nandun yung struggle sa atin. Oo. Pagdating naman sa progress, so far so good sa ibang mga cities, Iloilo. Mm. Ang ganda ng ginawa nila eh, yung sa, alam mo, Esplanade ba yung tawag yun? Esplanade. Na, I tried it once and na-enjoy ko. And you already had the experience with Iloilo. Oo. Ang Iloilo talaga is obviously, we can say na nauna na sila. They
meron na silang headway compared sa maraming LGU. And for good reasons, no? Sila talaga yung merong nagawa ng significant this length ng separated bike lane. Talagang dedicated. And they're building more. Mm-hmm. So hindi naman profit nakagawa na sila. That's the end of it all. Kasi even Netherlands and Denmark, na mga cycling nations, patuloy yung kanilang pag-monitor, they're still learning from what they built in the past 40, 50 years. Kaya tayo sana, sa Metro Manila, yun yung challenge for the 17 local government is, sa mga ilang meron nang nagawa, like San Juan, like Pasig, and these cities are also, not coincidentally, but they are winners from the mobility awards that we organized. Kailangan pa nilang ipagpatuloy yung kanilang nasimula na ngayon. And Marikina, in fact, sila na yung nauna pa eh. Mm-hmm. Early 2000, sila yung nang nagawa nila yung kanilang network of bike lane. Parang sila yung pinaka naging commendable that time. Sila yung pioneer. Then nag-follow na yung iba. And yung nabanggit nyo kanina na it's not just yung pipinturahan lang. Ang dami kasing factors, ang daming composed of pagdating sa infrastructures. Sir Aldrin, thank you so much. Maraming salamat talaga sa pagsama sa amin and yung na-impart mo na know-how or knowledge pagdating dito. Kasi naliwanagan tayo na it's not just pintura lang and then go, bike lane na yan. Yes, salamat din sa'yo, Gear. Salamat sa MOB Philippines for this opportunity kasi malawak ang inyong reach through your platform. Sana makarating sa ating mga kapwa siklista na sis kayo na very confident and really enjoy riding a bicycle. I encourage you to ride more often and in more places sa araw-araw. If you do your errand, ride a bike but continue to enjoy and have fun. Salamat. Okay, so this concludes part 1 of Bicicleta episode 2. Yan. So abangan nyo na lang yung part 2 nitong episode na to. Pag-uusapan pa natin more about bike commuting and yung benefits nito, pati yung safety. Okay. So that's it. Thank you for watching. Maraming salamat. And don't forget to like, comment, and subscribe to MOB Philippines YouTube channel. Meron na din sila. And subscribe to my channel as well. And like and follow my Facebook page. Thank you for watching. Ride safely.